等等啊！My God！ 啊！你把手机。Hello, Mimi. Hello, Yvonne. Naku, nasabi ko kay Marlon yung tungkol sa inyo ni Victor. Sorry. Ano? Bakit mo sinabi? Eh, alam mo naman ako. Makainom lang ng konti. Kahit katawang ko, kaluluwa ko, binuboyang-yang ko na. Ayun na nga nasabi ko. Eh, di ba kailangan rin namang malaman ni Marlon? Oo, Mimi, pero diskarte yun. O paano kung biglang sabihin niya kay Papang, eh, may high blood yun? Yan, paano? Akin na si Marlon, kakausapin ko. Eh, yun na nga. Nung nalaman ni Marlon yung totoo, kinuha din yung address ng farm ni Janine. Ano? Eh, hindi ko na nga alam yung mga pangyayari. Nakita ni Marlon yung calling card. Sumugod siya kila Janine. Loaded pa naman ang gin tumbling yun. Baka kung anong gawin. Ah! Wow! Baka mag-deliver namin! Ah! Wow! Police station! Hello, Carla. Hello, Victor. Andito ang kapatid ng asawa mo. Pinagsisiraan niya. I-deliver namin sa hotel ni Cooper. Ano? Bilisan mo bago matuloy ang matira ang farm! Sige, sige. Punta ko dyan. We'll deliver fresh flowers first thing tomorrow morning at your Manila and Ortigas branches. Good. I'm looking forward to it. I'm sorry, can I take this call? Sure. Hello, Carla? Ano? Sige, papunta na ako dyan. Is everything all right? I'm sorry, merong emergency sa farm. I'm gonna have to excuse myself. Tapos na tayo, diba? Yeah, sure. Do you need help? No, thank you. I'll deal with this. See you next meeting. Okay. Thank you so much. Excuse me. Putang na loob! Putang na loob! Ano ba talaga ang gusto mo? Ang gusto ko! Ilabas mo yung amo niya! May kasalan sa pamilya ko! Wag! Maawak! Victor! Bakit matagawa yung kay ate? Mag-usap tayo. Huwag kang manggulo rito. Tingin mo makikinig pa ako sa'yo? Wala kang kwenta eh! Alam ba alagaan mo si ate? Alam mo, parang kapatid na turing mo sa akin, ha? Paano mo nagawa kay ate yun? Alam mo, gago ako, pero ginawa mo, mas gago! Gago ka! Patawarin mo ako. Patawad! Papasakit ko yung mukha mo! Lumapang ka! Lumapang ka! Tuwag ka, ha? Ano? Ano? Ito na! Ahat ka! Ano? Tuwi mo ako! Kabayan, ha? Ikaw sabihin ang pamilya ko! Huwag siya! Ako na lang, huwag siya! Tama na! Victor! Tama na! Ano? Victor! 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 Carla, ano ba? Ate, sana ito'y paglaban eh. Hindi ako umalis eh. Sana hindi nangyari ito, hindi kayo naghiwalay eh. Pasensya ka na. Halika na! Marlon, halika na! Marlon, ano ba? Hindi ka na dapat sumausaw pa sa problema namin ni Victor! Pwede po yun! Kapatid kita eh! Niloko ka ni Victor! Iniwan kayo ni Marcos! Tapos kaya kasama ni... O bakit? May nagbago ba? Kahit sugurin mo yung babaeng yung walang magbabago, Marlon! Malamang ipakulong ka pa nung mga yon dahil sa panggugulat panlalait ang ginawa mo! Paano mo nagawa yan, ha?
Ba't mo pinabayaan gagawin ka ng asawa mo ng kabit niya? Marlon, hindi ko hinayaan. Iniwan ako, pinili siya. Huwag mo iisipin na nagtangatangahan ako dahil lumaban ako. Huwag mo sasabihin na wala akong ginawa dahil meron. Hindi para sa sarili ko, hindi para sa anak ko. Kaya pwede mo, Marlon, huwag mo natagdagan yung mga problema ko. Pasensya ka na. Ano, sanay lang naman ako pinagtatanggol ko pag may umaapi sa'yo, kahit pa man noon eh. Itong bata pa tayo. Alam mo naman yan eh. Tablado pala tayo parehas. Kasi tayo niloko. Nadilubyo yung buhay natin. Bukas sa bukas na daling kita kinababanga. Miss na miss ka na nung mga yun. Pero pakiusap ko sa'yo, Marlon. Huwag mo sana mabanggit sa kanila yung dilubyo ng buhay ko. Lahat na lang sumugod na dito. Ininsulto ako, pinagsalitaan ng masasakit. At ngayon naman, nanihirapan ang mga gamit sa farm. Ano pang susunod? Kailangan pa ba kumuha ako ng police protection para lang makasigurado na ligtas kami ng anak ko? Sorry, love. Kaya mo, kakasabing ko si Marlon. Kilala ko yun eh, laging mait ang ulo. Laging basag ulo hinahanap. Pero siguro nabigla lang yun dahil nalaman niya hiwalay na kami ni Yvonne. Pangako, love, ayusin mo to. Huwag ka nang mangako. Dahil alam natin pareho na habang buhay tayong guguluhin ang lahat ng konektado sa asawa mo. Malaki utang loob sa akin ni Marlon. Tumulong ako na pag-aralin siya. Yun man lang maalala niya. Bago niya ako saktan nung isa man sa inyo ni Audrey. Kaya mo, love, ayusin mo to. Sa'yo na gagawin ko ang lahat para magkaroon tayo ng masayang pamilya at buhay. Sa hirap at ginhawa, sa abot ng aking makakaya, gagawin kong masaya ang ating uuwian, ang ating tahanan. Doon ay mamahalin at aalagaan kita sa bawat minuto na tayo magkasama. Yung pagkalinga na hindi mo mahanap sa iba, bibigay ko lahat yun sa'yo, Victor. Aking panahon, ang aking sarili, ang aking buong pagkatao. Hindi na natin mahal ang isa't isa, kaya huwag na pahirapin pa. Sa ating dalawa, sumipot ka. Kahit naman din nangyari kanina eh, talagang kikitain kita. Ano mo, gets ko naman eh, bakit nakakakit yung mama yung asawa na sa ibang babae? Pero hindi ko maintindihan eh, hindi ka lang naman nakakakit eh. Iniwan mo si ate at yung anak nyo. Paano mo nakukonsensya sa'yo na? Ha? Hindi na naawa sa kanila. Alam mo, tingin ko sa mga lalaking tumatalikod sa responsibilidad nila sa pamilya. Duwag!
urong. Oh, Marlon. Duwag ako, walang kwenta. Siguro kahit kailan, hindi na makabawi sa ate mo. Pero sa lahat ng tao, ikaw siguro makakaintindi. Na minsan, makakagawa tayong desisyon na makakasakit sa iba. Hindi. Hindi ko nalang hahayaan ganun yan. Gagawin ko pa rin lahat para makabawi sa lahat ng mali ko. Sa lahat ng mga nasaktan ko. Anong pwede kong gawin para makabawi ako sa'yo? Kaya ate ka bumawi. Hindi sa akin. Kaya ito gusto kong gawin mo. Habang di pa alam ni Mamang at ni Papa nga nangyari sa inyo ni Ate Yvonne, gusto ko manindigan ka bilang asawa niya sa harap nila. Nay, di po ako makatulog. Pwede niyo po ba ang basahan ng kwento? Oh, sige, sandali. Marlon, kanina pa kita hinihintay. Tay! Sara! Tay, babalik ka na po dito. Hindi ka na po aalis. Sasama daw si Kuya kinamamang bukas. Sigurado ako miss na rin siya ni Papang. Anak, pero kailangan ko yung umalis eh. Babalik ako bukas, ha? Hindi ka naman po agad aalis, di ba po? Hindi ka po. Doon na po tayo sa taas. Tara na po. Anak, bilis. Mo titignan ng ganyan. Bakit magkasama kayo? Kanina lang gusto mo siyang patayin, tapos ngayon magkasama kayong babalik dito. Anong nangyari? Kala mo, high blood. Gusto mo na makatutulungan eh. Ayaw ko lang maghinala si Mamang na naghiwalay kayo ni Kuya, hindi mo siya kasama. Ba't bumayag naman siya? Ayaw mo siya makabawi sa'yo. Ate, alang-alang kayo ng Papangat Mamang. You okay? Yes, Mommy. Alis na rin ako. Sige. Anong oras ang punta niyo kala, Mamang? Si Marlon na lang ang magte-text sa'yo. Total siya naman ang nag-imbita sa'yo, di ba? Hindi ako. Ayaw ba akong kasama nun? Kung ayaw mo, di na sasama. May magagawa pa ba ako? Ay, umaasa na yung anak mo na sasama ka. Victor, pakiusap lang, ha? Ayokong malaman ng Mamang at Papang ang sitwasyon natin. Huwag na mong babanggitin ang tukoy sa paghihiwalayan nating dalawa. Basta ipangako mo sa akin, wala kang aaminin o sasabihin sa kanilang dalawa. Gusto ko rin makita ang Papang. Malayo ni pinagsamahan namin ang di basa-basa may tatapon. Parang naging pangalawang ako ako na rin siya. Sige, mauna na ako. Ako nang bahala magsira ng mga pinto. Sinagot yung message ko kanina. Nawala na sa isip ko eh.
nga pala. Si Marlon nakausap ko na. Napadaan ako sa bahay. Ano si Marcus naglambing sa akin, kaya sinamahan ko na muna. Naintindihan ko. Anak mo siya at kailangan ka rin niya. Love, papaalam sana ako eh. Pwede ba akong sumama sa pagbisita sa magulang ni Yvonne? Kailangan ko siya silang samahan sa pagbisita kay ng mga papang eh. Nakapangako kay Marcus na sasamahan ko siya eh. Okay na rin yun para nila magduda na wala na kami ni Yvonne. Hindi pa kasi nila alam eh. Pero love, saglit lang yan. Hindi yung magkatagal. Para na rin hindi makulit si Marlon. Mapapadalas ba yung pagpunta mo doon? Hindi naman siguro. Tatimil lang kami ni Yvonne para sabihin sa kanila. Okay lang ba yun, love? Naiintindihan ko. Salamat ah. Tara na. Sige. That's about it. The entire property. Impressive. You know what? Now that I've seen your entire assets, I think I'm more than confident starting a partnership with you. Good. I'll make sure that you'll make the best of our partnership, Mr. Hoffer. This is nice. Who made this? My fiancé, Victor. Head siya ng isang shop selling export quality handicrafts. He also paints. He's an artist. I'd love to see your entire work. Do you have anything up in the galleries? Hindi ako nag-exhibit. But someday, he's just very busy at the moment to attend to that. Pag nagka-oras tayo, love, mag-exhibit tayo ng mga taka mo. Yes, that's right. You could try applying for an artist grant. You know, like Pollock Kressner New York Foundation. You heard of those? But on second thought, I don't think they give grants to unpopular arts like papier-mâché. Kaulan nila yun. Tsaka, hindi lang yung kaya kong gawin. Kaya ko rin maglilok. Kagaya ng mga tatay ko sa paete. Alam mo ba yung sa St. Peter's Basilica? Yung crucified Christ sa Rome? Gawa sa paete yun. Magtataka man ako. Membro naman ako ng angkan na kilala sa buong mundo. That's good for you. Thank you for showing me around. Anytime, Mr. Hoffer. Naglis ako dun, ha? Naundugoy ng ilong. Love, okay naman, ha? Sa tingin mo kaya, ano kaya yung itatawag namin sa kiosk namin sa Hoffer Hotels? Maganda pa yan. Tanoy mo yung si Mr. Hoffer. Mukha naman siya yung maalam, eh. Love, nagsiselos ka ba? Ako? Ba't ako magsiselos? Wala ka naman dapat ikaselos eh. At ako yung tipo ng babae na kapag nagmahal, for eternity. Nagsiselos ka oh, kita sa mukha mo. Hindi nga. Love, ayoko na makita yung ganitong klaseng expression sa mukha mo, okay? Hindi nga ako nagsiselos. Ayoko magselos ka. At hindi kita bibigyan ng dahilan para magselos. Marcos, miss na miss na namin kayo. Ay, guwapo eh. Yvonne, anak. Ay, anak. Victor. Oh, kamusta, Victor? Buti ba? Taba. Marlon? Anak? Diyos ko, maraming salamat. Nandito ka na. Anak, pangapasensya na po sa lahat. Wala yun, anak. Tama na nga yung pasensya niyan. Ang mahalaga eh, nandito ka na. Umuwi ka na, oh. Mas mahalaga yung pagbabalik kesa sa pag-alis. Salamat sa Diyos eh, buo na naman ang pamilya natin. Anak,
Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ay, halika na kayo sa loob. Pansok tayo. Tara, tara, tara. Halika kayo. Apo ko. Marcos, halika. Nako, ang asawa ko. Oh. Aking damulag na nung anak, kaya sinusubuan pa. Kung hayaan mo na. Eh, anong tagal ko yatang hindi nalambing tong anak ko. At saka kahit na malaki na tong anak ko, siya pa rin ang bunso kong uniko, iho. Pero di ba po, ako yung bunso? Bunso ka din, bunso ka din. Pero pera biro pa maangpang. Salamat po ulit, tinanggap niyo ako. Kahit naman anong mangyari, pamilya pa rin tayo. Hindi ka namin itatakwil. Dito ka na eh. Hindi ka na aalis. Hindi mo na kami iiwan. Victor, hanggat buhay kami ng mamang mo, kung walang iwanan. Eh nga, kanin. Ah, nga pala, Yvonne. Pwede mo ba akong samahan sa SSS sa Biyernes? Eh, kailangan ko lang asikasuhin yung uutangin ko. Paang in sa Biyernes din ho yung pangalawang exam ko dun sa Ensure Life. Ang ina-applyan kang trabaho? Pero pag natapos po yun, sasamahan ko kayo agad. Ah, di ba, aliha, Papang? Ako na lang po. Puto naman, malapit lang sa shop yung SSS eh. Salamat, Victor, ah. Kaya-kaya. Papang, ayos lang po kayo? Ayos lang ako. Tuwa lang ako sa pagdating mo, anak eh. Ano kami ng tubig? Wala ka ng ulam, oh. Nagdagang pa yan. Kain pa, oh. Alak. Victor. Halika nga, anak. Pang? Doon, dito ka. Dito ka. Sabihin ko sa inyo. Makamusta naman kayong dalawa? Okay naman, ho. May pinag-aawayan ba kayong mag-asawa? Wala ko, Pang. Bakit ho? Parang nagbago kayo eh. Hindi na kayo yung dati. Tsaka, bakit hindi nyo nasuot ang mga singsing nyo? Kasi namin, may kailangan ko kasing pagkagastasan kaya hindi pa ho namin natutubos. Ah, pero Papang, tutubos na rin po namin yun. Di ba, asawa ko? Ito. Pang! Ayan. Tubusin niyo yung singsing niyo. Wala na nga ho kayong pera. Sige na. Kaya naman tubusin niyo. Hindi niyo pwedeng hindi suot yung singsing nyo. Alam niyo, kahit matagal na kayong kasal, tanda pa rin yan ng pagmamahalan yung dalawa. Hindi ko naman sinasabing perpekto kami. Kahit kami naman ang mamang nyo eh. Kung minsan eh, hindi rin nagkakaintindihan, meron din kaming pinag-aawayan. Hindi ko naman mamasamahin kung meron kayong pinagdadaan ng mag-asawa. Hindi nyo naman kailangan itago sa amin. Ang mahalaga, kapag may problema kayo, pwede kayong bumalik dun sa sinumpaan nyo sa harap ng altar. Na yung taong kinaiinisan nyo, na nakasakit sa'yo, yun din yung parehong taong nangako na mamahalin ka panghabang buhay. Kaya natin suot-suot tong singsing ito para natin matandaan at makita. Tubusin niyo yung singsing niyo niyan. Hindi niyo pwedeng hindi suot yan. Anong nangyari sa ating dalawa? Akala ko noon tayo
sa'yo.